Habang naliligo ang isang babae, bigla niyang naramdaman na may nagmamasid sa kanya. Kaagad siyang nagtakip ng tuwalya at umupo dahan-dahan para silipin ang puwang sa ilalim at nakita niya ang nakasilip na lalaki. Hindi na kinaya ng babae ang takot kaya siya ay nagsimula ng sumigaw ng malakas sa lalaking iyon. Naiintindihan ng babae mula pa noong siya ay maliit, ang kanyang ina ay kailangang kumita ng pera kaya hindi niya ito madalas nakakasama. Isang araw, ang kanyang ama-amahan ay umiinom ng alak sa sala. Huli na nang umuwi ang kanyang ina. Agad na sinampal ito at nagsimulang dumugo ang tenga. Sa sumunod na araw, pilit na tinatawag ng bata ang ina ng mama, ngunit wala na itong marinig. Ngunit ngayon, ang kanyang ina ay nahatulan ng pagpatay sa kanyang ama-amahan. At ito ang madilim na bahagi ng pagkabata ni Jeezy. Ngayon ay meron siyang kasintahan na nagngangalang Zintang. Una niyang nakita ang dalaga sa gitna ng malakas na ulan. Hinitid niya ang dalaga sa dormitoryo nito. Nahihiya ang lalaki sapagkat iyon ay dormitoryo ng mga babae. Balak nang umalis ng lalaki pero hindi niya dala ang kanyang susi. Sinabi ni Jay-Z na doon na lang muna manatili ang lalaki sapagkat may mga kasama naman silang ibang tao sa kwarto. Pagdating nila sa kwarto, wala ang ibang mga kasama nito. Si Jay-Z ay basang-basa at nagpaalam sa lalaki na siya ay maliligo. Nakatanggap siya ng mensahe sa lalaki na siya ay maghihintay sa labas ng kwarto. Labis na natuwa si Jay-Z sa ginawa ng lalaki at naantig ang kanyang puso. Sunod na pumasok sa banyo ang lalaki. Nakita niya ang mga nakasampay na damit at agad na nagbasa ng mukha. Walang ingat niyang nahulog ang makeup box ni Jeezy. At isang bote ng gamot sa depresyon ang nahulog mula sa loob ng kahon. Dati ay maraming beses na sinubukan ni Jeezy na magpakamatay. Gumamit ng eyeliner si Jeezy. Tinanong ng kasama niya kung unang beses niyang pupunta sa bahay ng kasintahan at tinignan kung anong kulay ang suot na panloob nito. Sa kabilang banda, ang lalaki ay busy na naglilinis ng kanyang bahay at pinalayas ang kasama sa kwarto. Pagkadating ni Jeezy sa loob ng bahay ng lalaki, agad silang umupo sa tabi ng bintana. Silang dalawa ay kinakabahan at hindi alam kung sila ay maghahawak kamay. Naglakas loob ang lalaki na lumapit at halikan si Jeezy. Pareho silang nahiya sa nangyari pagkatapos nito. Tumayo si Zintang upang kumuha ng tubig. Nakita ni Jeezy ang isang diary at agad na tinanong ito sa lalaki. Nilalaman nito ay isang lihim na kwento na si Zintang ay hindi isang ordinaryong tao. Mayroon siyang higit sa 1,000 taon na buhay pero ang kabayaran ay dapat niyang gamitin ang kagalakan ng tao bilang pagkain. Bukod dito, hindi siya dapat makaramdam ng pag-ibig sa tao. Nakahanda na ang araw ng pag-alis ng lalaki. Nakita iyon ni Jeezy at galit at agad na umalis. Papalabas, may isang puno ang humarang sa pinto. Mahigpit na ipinikit niya ang kanyang mata at diretso na tumakbo. Bigla niyang nakita ang kotse papalapit sa kanya. Naisip niya na ito ay ilusyon lamang ngunit totoo pala. Sa kabutihang palad, nahila siya ni Zintang. Pero sa huli, sila ay naghiwalay. Nakipaghiwalay si Jeezy dahil sa pagsisinungaling nito. Ngunit alam niya na ang pag-iibigan nila ay totoo. Matapos ang 2 araw na hiwalayan, ipinagpatuloy niya ang paggagamot dahil mas lumala ang kanyang depression dahil sa nangyari. Katulad ng ibang tao, siya ay pumapasok, nag-i-stream at tumatawa. Kaya, maraming mga tao ang hindi maunawaan na ang pagod dahil sa lungkot ay naiiba sa iba pang mga karamdaman. Sinasabi ni Jeezy na hindi makikita sa mukha ang totoong nararamdaman ng tao. Matapos malaman ni Zintang ang nangyari kay Jeezy, kaagad na pinuntahan niya ito sa ospital at niyakap ng mahigpit. Gumawa ng paraan si Zintang upang mailigtas ang kasintahan sa depresyon. Nagsuot siya ng maskat na oso at sumayaw sa gitna ng daan tulad ng ginawa niya noon. Ngingitian niya lang ang lalaki at kaagad na umalis. Hindi na kinaya ng katawan niya at bumagsak sa gitna ng malakas na ulan. Kaagad siyang dinala ng kanyang mga kaibigan sa ospital ngunit malala na ang kanyang sakit. Sa huling sandali, kinantahan niya si Jeezy ng kanilang paboritong kanta. Nakatanggap din siya ng isang diary at ang nilalaman nito ay tungkol sa pag-iibigan nila. Sa huling pahina, 5 ng Abril 2019, ay ang unang araw na nagkita sila sa sementeryo. Sinulat niya ang Jeezy ang aking sinta at tuluyan ng naiyak. Narinig niya at nakita si Zintang sa isang stream na kumakanta ng paborito nilang kanta na pinamagatang At Least Naalala Mo Yung Boses Ko.